Alam niyo ba pag namumulaklak ang inyong mga bromeliads ay may maswerte na paparating sa inyo? Kung gusto niyo malaman, tapusin niyo ang video na ito. Hello mga ka-jungle! For today's video ay isi-share ko sa inyo ang maswerteng hatid na bulaklak na bromeliads. Alam niyo ba mga ka-jungle na ang ating mga bromeliad ay isang flowering plant na may 3,700 na species o iba't ibang variety? At nagmula ito sa bansang Amerika at isa itong subtropical na halaman. Kung kayo ay mahilig sa mga bromeliad, alam ko meron kayong collection na ganito at bumubulaklak, paki-comment nyo naman kung bumubulaklak na ang inyong mga bromeliad. Alam nyo ba mga ka-jungle, kahit slow grower ang halaman na ito, napakaganda pa din ang mga dahon at mga bulaklak nito. Bromeliad plants are the best known of their capabilities in adding culture decoration sa ating tahanan. Kung itatanong nyo mga ka-jungle, saan nga ba natin pwedeng ilagay ang ating mga bromeliad plants? Doon po natin ilalagay sa pinakapayak na portion ng bahay natin, opisina, or any types of building para mapadagdag ang kanyang kagandahan ng ating tahanan o lugar na iyon. At sa karagdagan, alam niyo ba mga ka-jungle, mas swiswerte ito ang ating mga bromeliad pag namumulaklak ito. Nagbibigay ito ng abundance, prosperity, and sunod-sunod na blessing ang matatanggap ninyo. Sa karagdagan mga ka-jungle, ang mga dahon nito ay nilalabanan nito ang mga toxins sa hangin, kaya napakaganda talaga mag-alaga ng mga bromeliad plant. Sobrang gandang pagmasdan ang mga ganitong halaman dahil nga hindi ito mahirap alagaan. Ang kaso lang dito ay mahina siya tumubo. Pero kahit mahina siya tumubo, napakaganda naman ang mga bulaklak at mga dahon nito, lalo na itong aking bromeliads na variegation. According to my research, the bright coloring of bromeliads makes it an auspicious plant for Chinese New Year. They are part of the same family as pineapple plant, which is considered a lucky fruit and symbolize good fortune arriving. Kaya pala ang mga Chinese mga ka-jungle ay nagkukolek sila ng mga pineapple dahil yung bromeliad ay same ng pineapple plant. Ang gusto ng mga bromeliad ay ilalagay sila sa bright sunlight dahil nga para bumulaklak ang mga ito. Paano ba natin ito mapababulaklak? According to my research, walang formula ang pagpapabulaklak ng mga bromeliad plants. Ito ay for seasonal at kung maganda ang kanyang tubo. Kung itatanong nyo naman mga ka-jungle kung paano mag-alaga ng mga bromeliad plants ay napakadali lamang mga ka-jungle. Ang pag-aalaga dito when it comes to sunlight requirements ay dapat bright indirect sunlight. Dapat nandun sila sa labas ng bahay natin, pinakapiyak na posisyon sa ating bahay. Napakaganda itong bromeliad lalo na pag mamulaklak, kaya nga importante ang morning sunlight at after ng sunlight nito. When it comes to watering requirement mga ka-jungle, ay dapat hindi natin i-overwater ang mga ganitong halaman. Ang mga bromeliad kasi ay nag-iipon ng tubig sa kanyang stalk. Ang pagdidilig dito mga ka-jungle ay more light, more watering, less light, less watering naman. Kung nasa labas naman siya at lilim, ang pagdidilig dito ay twice a week lang. Pero nandun sila sa morning sunlight at tutok sunlight talaga, ay dapat pagdidilig dito ay araw-araw daw. Or either alternately ang pagdidilig mga ka-jungle. Ang kinadenda dito sa ating mga bromeliad ay kahit hindi mo siya lagyan ng fertilizer, ay gaganda pa rin ang ating mga bromeliad plants. Sa pagpaparami naman ng ating mga bromeliads, ay dapat kukuha kayo dito sa kanyang bagong anak o di kaya dividing method ang tawag doon. Kasi nga, pag mag-cut tayo sa kanyang mga dahon, ay hindi yan tutubo mga ka-jungle. Ang pagpaparami dito ay pag manganak siya, ay doon na po tayo. So ayan mga ka-jungle, ang ating bromeliad, ipapakita ko po yung kanyang flower na napakaganda. And as you can see, yung kanyang flower ay meron siyang white na para siyang pulbos mga ka-jungle. And as you can see naman, ito po yung kanyang fluorescence. At yung kanyang flower, yung white po. Yung kanyang violet po, yung kanyang flower, white and violet. And itong halaman na ito ay 2 years na sa akin. And I'm so very happy na bumulaklak na din yung aking mga bromeliad. Hinihintay ko kasi itong bumubulaklak kasi nga may swerte daw na paparating. Kaya nga mga ka-jungle, nung nabili ko ito ay masaya ako dahil nga first time ko ito makakita ng bulaklak sa aking sariling halaman na bromeliad. And kung meron kayong mga ganitong halaman mga ka-jungle, morning sunlight talaga ang sikreto ng magpapabulaklak kasi nilalagay ko siya sa morning sunlight yung ating mga bromeliad plants. Ang kinaganda dito sa aking bromeliad plants ay hindi siya matinik. Yung ibang bromeliad kasi may mga tinik ito, wala masyado mga ka-jungle. And
Variegated pa yung kanyang mga dahon. Dito sa kanyang gilid ng dahon ay kulay puti. I really really love this plant. It makes me happy pag nakikita yung kanitong halaman na bumubulaklak. So kayo rin ba mga ka-jungle ay bumubulaklak na ang inyong mga bromeliad? I-comment yun naman sa baba para marinig natin ang inyong mga komento. Ayan mga ka-jungle, na share ko na sa inyo ang pampaswerteng halaman na bulaklak ng bromeliad plants. At totoo talaga itong pampaswerte. At disclaimer, kung naniniwala kayo, nasa inyo lamang po, at kung hindi, depende po sa inyo. Ayan mga ka-jungle, na share ko na po sa inyo ang pampaswerteng halaman na ito. And I hope kung nagustuhan nyo, i-share mo itong video na to para more swerte ang ating hatid. So ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood sa aking video for today. Don't forget to like, share, and follow my Facebook page. Also, you can follow me and subscribe to my YouTube channel. It's Mark of the Jungle Plant. And ayan mga ka-jungle, I will see you next episode, because more plant, less stress.